Hindi ko talaga alam kung paano magsisimula mag-vlog. Basta ito ang itsura ko pag nakahilamos na, nakapaglinis na, nakapagluto na ng almusal dito sa amin. Okay, samahin niyo na lang ako. Papakilala ko ang sarili ko habang nag-aayos. At ako mag-aayos, hindi naman ako aalis. Wala lang, para fresh lang best. Ganun. Learn! Baka muna akong buruka, ha? Wait. Tsaka ko pala. Ayan ako muna. Yan, wait. Okay, habang pinapainit natin to, plancha ko. Hindi naman naalis, pero mag-aayos. Magti-tiktok lang, char. Hindi ako magti-tiktok. Para lang fresh. Ganun. Ako nga pala si Aubrey Arellano Marasigan. Actually, pinanganak ako sa Oriental Mindoro. Sa Ilaya, Calapan City. Tapos, hanggang kinder ako doon, hanggang second year high school undergrad. Hanggang sa nag-decide ang mama ko na lumipat na kami dito sa Batangas. So yun, dito ako nag third year nung third year high school sa University of Batangas. Siyempre, sobrang hirap talaga mag-transfer. Tapos galing ka pa ng Mindoro. Di ko naman nila lahat. Pero siyempre, based on my experience, sobrang hirap. Siyempre, ang itim-itim ko pa nun. Iba kasi ang init dun sa Calapan. Anong kailangan kong gawin? Di ko na ikaw yun. Pero kung interesado kayo, pwede naman. Comment nyo lang. Char! Tapos, ano pa ba? Tensya na tayo ng buho. Di ako professional, ha. Basta nag-aayos lang ako sa gusto. Tapos, huwag niyo napansinin yung pilipili ko kasi, syempre, ano na, mataba. Hindi ko nilalat din ang mataba, ha. Kaya, may ting kasi na kilipili ko. Iksan, kasi ako. Yan, kwento sa iba. Char! Daw kwento, pero naka-vlog. Tapos, ano pa ba? Ano pa bang pwede niyong malaman sa akin? 28 years old na talaga ako. Mukha lang akong 30. Wala pa akong asawa, pero may boyfriend na ako ngayon. Sa isang araw, sama ko siya dito. 3 years na kami. 3 and a half actually. Lapit kami mag 4 years. Para sa akin, malapit na. Kahit sa September pa talaga. Tapos, lima kami magkakapatid. Yung panganay na kapatid ko, lalaki, nandun na siya sa Calapan. Nagpaiuman siya doon. Doon siya nakapangasawa. May dalawa siyang anak. Lalaki pareho. Tapos, yung ate ko naman, may asawa na rin. Tatlo ang anak. Nandun naman siya sa Taal. Ay, sa Agoncillo. Yan, nandun siya. Tapos, bali, lima kasi kami. Panganay, tapos yung ate ko, at ito naman ako. Ay! Bad yun. Ako sa gitna, so wala pa ako. Ako yung nandito sa bahay. Ako yung sabihin na natin, basta ako yung parang natulong muna ngayon sa mama ko kung ano yung utos niya. Sa akin naman okay lang yun. Laban yan. Laban lang yan. Pero okay na din kasi nandito naman yung boyfriend ko. Actually, live-in na kami. Kaya, okay lang naman sa akin. Kasi, nag-resign na rin ako sa work. Explain ko yan mamaya sa work ko. Kung ano yung mga past kong work. Ngayon muna is yung about sa sarili. Para may alam yung iba dyan. Sana, interesado ko yung manood sa akin. Support nyo naman ako, mga best. Tapos, ano pa ba? Yun, yung dalawa kong kapatid, na lalaki naman na bunso at yung sumunod sa akin. Pares pa silang napasok sa school. Yun. Ano pa? Tapos yung nanay ko naman, para alam na lahat, halos 17 years na siyang hindi umuwi dito sa... Actually, umuwi naman siya last 2011. Kaso syempre, di ba, halos 1 month pa lang yung inuwi niya. So, para sa akin, hindi counted yun. Kasi sobrang miss na namin siya. Sobrang laki ng effort ng nanay ko. Kung alam nyo lang.
lahat. Basta lahat, lahat naman ang nanay, diba natin? Lahat binibigay, lahat. Yan. Tagal ko magplansya ng buhok. No, di kasi ako magaling magplansya. Gusto ko lang talaga, lemurine, aura. Tapos, ano pa, ang birthday ko is October 3, 1993. Tapos, dito na kami sa Batangas. Ilang taon na ba? 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 14 years. 14 years na kami dito. Before, talaga naglipat kami dito sa Batangas. Siyempre, bata-bata pa kami nun. Di kasi kami na yung nag-asikaso ng bahay namin dito eh. Nanay ko lang yung may gusto. I mean, okay lang naman. Basta nanay ko yung nag-decide no, na maglipat na kami dito. Nagpatulong siya sa kapatid niya na taga Batangas na ikuha kami ng lupa at bahay. Kaso nga lang, dun kami dinala sa Conde Taas. I mean, maganda na din yung memories kaso sobrang bukid niya talaga. Sa mga taga-Conde Taas dyan, shout out sa atin na paspas na tayo muwi. Alas 3 pa lang ng hapon. Diyos ko, day. Hindi ko malubos isip. Diyos ko, malubos. Basta yon, hindi ko malubos maisip na tumagal kami ng 11 years doon. Pero ang ganda sa Conde kasi syempre fresh air. May baboy pero fresh pa rin. Parang nasarap talaga doon kaso syempre pag hina na signal tapos grabe yung kapitbahay mo isa lang. Tapos pag papasok ko ng school 7 a.m. syempre 'di ba dati 7 a.m. dapat nasa school ka na. Gigising kami alas 3, alis kami ng 4, ang first trip ay 5 a.m. So dumadating kami sa school, minsan late pa nga eh. Minsan 6:50 na paspas ka pa kasi sasakay ka pa ng jeep para lang makapunta ng UB. Ay. Ang experience boom. Ano ba bang pwede niyo malaman sa akin? Yun. Payat ako noon, tapos mataba na ako ngayon. Ano pa? Tapos, yun lang guys. Sa next vlog naman, kasi medyo mahaba na ito eh. Para sa akin, mahaba na yung 8 minutes. Alam niyo yun. Sa next vlog ko, about naman kay Jowa. Gusto nyo yun. Basta yun. Balikan ko kayo ha. Retouch lang ako. Nag pause lang ko ng ilang minuto at inisip kung na-explain kayo bars. Sorry like kayo. Hi, mga Zai! Ito na ang final look. Parang wala naman na bago, no? Nag-lip-tint lang talaga kasi ako, tsaka nagpulbo ako. Tapos, yun lang, nag-plan siya. Para lang hindi mukhang bagong-bagong gising tayo. Yun. Thank you sa mga, sana manood pa kayo ng iba kong vlog. Supportahan nyo naman ako. Push naman natin to. Diyos ko, Dai. Subscribe niyo ako tapos i-click niyo yung notification bell. I-ring niyo lagi para ma-notif kayo kapag may bago akong video. Tiningnan ko yung kanina kong mga na video kasi nakakat ako doon. Madami pala ako hindi na-explain. Next time na natin pagkwentuhan yan yung sa about sa work ko. Kasi ako yung mga nag-first time nag-work. Yun, tapos yung yon. Thank you guys. Thank you so much. Bye mga Zai!